Palagi ba kayo nalulungkot, umiiyak at nai-stress? Hindi ba kayo kinakausap ng inyong asawa at lagi kayo nag-aaway? May problema ba kayo sa inyong mga anak? Kayo ba ay may sakit o malubhang karamdaman? Kayo ba ay nakakulong o inaapi? O di kaya ay may problema kayo sa inyong kamag-anak, kaibigan, kaopisina o kapitbahay? Kayo ba ay lubog sa utang? Madami tayong problema at pagsubok na hinaharap, di ba? Ang sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, humingi kayo ng tawad sa Allah, magtawba kayo, mag-istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sa ayon sa tafsir o paliwanag ng mga ayan na ito, ang paghingi ng tawad sa Allah ay pinto na kumakatok sa ibang pintuan. Pintuan ng kapatawaran, pintuan ng biyaya, pintuan ng awa, at pintuan ng kapatawaran. Bubuksan ng tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad sa Allah ang lahat ng mga pintuan na iyan. Mahamahal kong kapatid, ang pag-istighfar ay ang solusyon sa lahat ng ating mga problema. Kaya taos-puso tayong magdua lagi ng Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah.